alam kung sino mga pipiliin nila. Kasi sabi nga natin na halos best of one na lang to, ilabas na ang mga surprise picks. Pero Brand X Euphoria still, nire-respeto pa rin nila yung Kaja, ay yung Faramis rather, at yung ano, Evening A yun. Mataas din naman respeto na pinapakita ng Blacklist siya, ano eh, yung Joy ni Heads na. Pag yung nagamit kasi ni Heads yung Joy, sumisimangot yung mga kalaban. Kasi siya yung masaya eh. Siya yung masaya eh. Malamang Joy siya eh. Yun ang nakakatakot pag nabigyan mo ng hero si Heads. Tapos yung funny. Ay, yung funny. Pag binigyan mo rin yun, masaya din yun. Funny yun eh. Funny Joy. Oh. Pag nakuha yan ng Brenex Euphoria, di sobrang saya na sila. Sobrang saya. Kahit si Onyx Gem yung may birthday nung isang araw. Sila yung masaya. Sila yung masaya. Pero eto ha, sabi ko kanina, Kaja. Ayun, binan nga ng Brenex Euphoria. Hindi na pwede yan, man. Oo. Ginamit na ni Rindo yan kanina, jungler. Medyo pumalab din naman. Hindi malabong pwedeng gamitin ni Steve. Oo. Ay, oo. Pag si Steve kasi nabigyan man ng Super Suprema si Weather Frank or Gaja, medyo mahihirapan yung mga kalaban nila. And for Blacklist Academy naman, tanggalin na natin yung 1-1 na yan kasi ayaw nating lumipad yung Quiet Kid. Nakakatakot yun. Tsaka ano eh, oy! Alam mo ng, ano to, classic to eh. Classic tong banning pattern na to. Pag second phase ka, ang ban mo Funny Joy 1-1. Minsan kasama yung glue. Oo. Ang daw ngayon na hindi na ban, kukunin na namin. Teka lang ah, ito na yung sinasabi nating nakakatakot eh. Medyo expected natin na naglalabasan na nga ng mga malalakas na picks. Tingin mo, Brenex Euphoria going with that Fredrin Vinogo paired up with that Kadita na magandang performance nung game number 1. And speaking of magandang performance, maganda rin naman ang pinakita ni Dom with that glue. Ngayon, nasa kanila na yung mga gusto nilang hero kaya bakbakan akong bakbakan itong game 3 na ito. Pero kasi it's still a flex eh for Brand Euphoria. Imagine this Fredrin can go to a jungler spot or even an XP. Tapos ito namang Kadita pwedeng, oh tinan mo, nandyan na yung Arlott ngayon na kaninang hindi open for these both of teams. Medyo ano ha, kasi if alam mo yung Arlott, alam mong gamit din ni Dom yan. At napakalakas ni Dom mag-Arlott. And now, Brenex Euphoria knows this and pwede din gamitin to ni Rindo. Kaya sila na nag-secure. So far, Brenex Euphoria's lineup, I'm kinda liking it more. Dito sa first phase kasi nakita mo na gusto nilang sumabay dun sa kayang gawin ng Blacklist Academy. And right now, siguro it's safe to secure Old's hero. Even a Brody will do. Pero Mark, sinagot na. Men, alam mo pantay yung na pantay yun. Jungler, EXP, tsaka possible mage. Men, Man at the Mirror, parang magkamukha na atas. Grabe yung pangsasaygo na ginagawa ng dalawang teams. Parang ito yung, sige, magdadala ka ng kutsilyo, magdadala ko ng kutsilyo, magkaalaman, walang lamangan eh. Oo, parang magdadala ko eh. Ng baril, magdadala din ng baril. Oo, parang walang gustong magkaroon ng advantage. Parang lahat, papakita nila na kahit halos same tayo ng lineup, papakita namin na kaya ka namin kayo lamangan because mas magaling kami. And yun yung pinapakita ng dalawang teams ngayon, Joshy. Pero dito sila, medyo ano eh, medyo nag-iba ng landas. Ginagawa ng Blacklist Academy, targetin natin si Jizo. Pero ang ginagawa ng Brenex Euphoria, si Steve. Si Steve. Ngayon, si Alden naman. Ano na, kumbaga split lang. Natanggal tayo isang hero ni Steve, tanggal tayo isang hero ni, ano, pwedeng Old. Magiging Melissa Beatrix matchup na naman ata to sa Golden. Actually, may carry pa nga eh. Harit. Si Jizo pala, nag-harit? Ay, teka lang. Parang pwede din yun. Maganda din pang sagot yun. Pero ito na nga yung sinasabi nating Beatrix. For Owl. Pili ko Melissa to eh. Oy, grabe! Wait, teka lang naman yung Brenex Euphoria. Alam mo, sasabihin ko pa lang sana, yung Kadit ha, tsaka yung Arlott, parang yan na naman yung 1-2 combo nila with the mid-end roam na CC kung CC. Pero dinagdagan pa ng Ruby, men! Tapos may Fredrin pa. Ang daming crowd control. Tapos carry. Ay, gusto ng Brenex Euphoria na somewhat i-funnel. Itong si Shizu, Blacklist Academy, ano kaya, Lolita? Pwede ba? Hindi eh, ang daling counter ng Lolita pag ganyan yung lineup ng Brenex Euphoria. Pwede ka lang ma-final slash, tanggal ka agad yung charge ng Luminum Blast mo. What if Grok? Pwede, actually ginagamit din yun ni ano, ni Dom. Or what if Chou? Chou na ni Steve. Alam mo, tansya ko, teka, nandiyan ba yung Faramis or yan? Hindi, wala na yung Faramis Estes eh.
Steve, ano kayang bagong pasabog ang ipapakita ng Roamer ng Blacklist Academy? Ako nakatingin ako sa show eh. Gana din kasi yung show, sobre. Tapos pag carry ka, kakabahan ka talaga eh. Pero mahirap pag show kapag may Ruby. Tapos may Arlo. Oh! The Diggy! Kahit pa natalo kami ng game number one, okay lang yan. Ito yung medyo ultimate yabang na eh. Mm-hmm. Natinalo mo kami ng game number one, Diggy. Sige, gamitin ko ulit game number three. Pakitaan ko. Ito na yung angas na gusto nila ipakita. Oo, ilabas ang angas. Parang ang ano testamento ng Blacklist Academy. Kung kanina natalo nyo kami ng game number one, ngayon, hindi na. Pero for Brennex Euphoria, CC Heavy ang kanilang nilabas. Ay, pero may Valentina rin naman. Maganda din. May Valentina, si Aeon on the side of Blacklist Academy. Pero Brennex Euphoria, kung may 1-2 combination sila with the mid lane and the Roamer when it comes to their CC na ginawa nila nung game number 1, dinagdagan pa nila with 4 heroes capable of crowd control, mahihirapan yung Diggy mamili kailan niya gagamitin yung Time's Journey. Kung pwede lang sana si Valentina kopyahin niya yung sariling ult ng kakampi niya, palag sana yun eh. Well, alam mo, nakikita kong problema dito for Blacklist Academy is that maulit yung nangyari nung game number 1. Yun na nga yung iniisip ko din eh. Pero for Brand Euphoria, ang nakikita nating problema, kapag nawala yung carry doon sa, sabihin na natin, equation. What's next? Parang ang laki ng mababawas sa damage department nila. Tama ka dyan. Parang for Blacklist Academy, oo, marami kayong crowd control na kailangan isipin, pero once ma-hit mo si Kari or si Shizu, once ma-eliminate mo siya from the equation, eh ang dali nang masagot yung kinakailangan nila para matali yung Bren X Euphoria. And for Bren X Euphoria naman, just proper layering of skills, kahit gaano pa kasakit ang i-burst down ng Blacklist Academy, madali na para sa kanila ipanalo ang kahit anong clashes or paikutin with counter initiations because of the skill sets na meron sila. Klaro ang plano ng dalawang kupunan dito. Pero hindi pa din natin sure kung sino nga bang makakakuha ng panalo. Right now, Steve, ginagawa pa rin niya yung ginagawa niya kanina, but this time, kung kanina Bumps Bunny, ngayon Sendstars. Sendstars naman ngayon, naging streamer bigla. Naging streamer bigla ngayon si Steve. And apart from the different skill na ginamit niya, mapapansin natin, siya ngayon yung mas agresibo pa. Na kahit Ruby din naman yung nakatapat niya ng game number one, mapapansin mo na, napapalayo na niya kaagad ang isang Ruby. Mm-hmm. Kumbaga, kung kanina sinasabi natin na kaya sila natalo kasi less aggressive, nag-aagresibo sila ngayon. Grabe naman yung ginagawa ngayon ni Dominic, Mr. Consistent, going head-to-head with heads doon sa XP lane. Ah, 3 heads yun. Head-to-head with heads. Head-to-head with heads. Eh, paano pag nag-split-split pa si Glue, then daming ulo nun. Unli heads na yun. Multi-heads. Multi-heads. And in 3 seconds, lalabas na yung unang turtle. Ito, hindi to multi-single lang to. Mag-isa lang na parehas na gusto ng dalawang kupunan dito. Brain X Euphoria, lamang sila sa numero. Pero kung posisyonan lang, pwedeng pumalag ang Blacklist muli. Pero ang layo pa kasi ni ano eh. Ito yung trade. I know they want to go for a trade doon sa bot lane. Alam nila na eventually aalis si Yoshino doon. Pero parang hindi umalis. Bren X Euphoria secures that turtle. Blacklist Academy, they know na they have to play to their strengths. Eh. Hindi sila pwede maging ganun ka mag-initiate. Kasi nga, they lack in the CC department. Pero they compensated with the defense and the damage output. Counter mechanics eh. Mm-mm. Yung gusto. Ngayon all, Renner's Apathy. Boom. Gusto ko yung tinutok muna niya sa likod para hindi makita na tinututok niya. Ay, ganun ba yun? Oo, kasi may linya yun eh. Yung animation, at speaking of pansin, pinatunga na nga dito ni Dominic si Heads. Heads finally falls down. Ito yung na-miss natin ng game number one. Oh. Nag-target yung Bren X Euphoria kay Dominic, nakalamang si Heads. Ngayon, si Heads na, I mean, si Dominic naman ang nakakalamang with the help of Rindo, with the help of the rotation of Blacklist Academy. Now going back, napakabilis din talaga ng clear wave kasi nandito si Binogo. Time's Journey right on time out, mapapa-flicker out. 3-man rotation from Bren X Euphoria. Pwede nila kunin ngayon si Aeon. Ano kaya ang plano gawin ni Binogo? Kukunin na lang niya muna yung jungle creeps. Baga, ano, sige. Wala akong ano, hindi ko kayang pumunta pa eh. Alamata nila na nandito si Aula. Tignan natin kung ano gagawin ni Yoshi. Walang flicker si Aula dito.
Muntikan na yun. Sayang. Pero here comes backup Steve ready to protect Owl. Masakit na sniper coming in from Owl. Pero that was just to give space for Shizu. Oh! Pero meron din naman silang nahuli. Owl will fall down. Malulunod doon kay Ryujin. And now Blacklist gusto din naman umiksena. Split, split. Mas... Mga kapatong ba kay Yoshinu? Yoshinu ginagawa ang lahat para makatakas. Sinuportahan na rin ni Vinogo at ni Ryujin. Pero no answer for the side of Blacklist. Actually, a perfect time kung kailan wala pang times journey. Etong si Steve, sumakto na nahatak ni Yoshinu with that I am offended. And sakto rin yung respond ni Ryujin. May mga buo yung combo niya para kunin ang buhay ni Ola doon sa pagkakataon na yon. Again, may turtle na mag-respond. But right now, it's kited. Papunta doon sa pwesto ng Blacklist Academy. Sabi sa'yo, yun yung 1-2 punch ng Brennex Euphoria. The Roam and Mid connection, Ruby and that Kadeta. And ngayon, Blacklist naman ata ang nakakalamang sa clash na ito. Ryujin sumisid na pero walang matatamaan. Going for the retreat. Owl nag-aim for heads. Heads tatamaan rin naman. Half HP Shizu for this turtle. Pero si Shizu nakaka-free it. Sumasakit na rin. And Vinogo claims his prize. Makukuha ang ikalawang turtle. Tatamaan din naman ang Appraiser's Wrath. Dominic, kaya pa ba niya i-sustain ang mga damage na ginagawa? Heads naka-final slash din naman. Dalawang miyembro ng Blacklist ay tutumba. Wala na namang sagot ang mga students. Plus the turtle, surprisingly, look at the gold. Alamang ang Blacklist Academy. Why? Dahil doon sa top lane, basag yung tore. Ah! Blacklist Academy kasi yung pag-focus nila doon. Oh! Munti ka na, Steve. Sakto ang pag-flicker out doon. Dinaman si Ryujin. Dalawang resources expended for both teams. And going back to your point, na Blacklist could afford to lose that clash kasi nga nauna sila when it comes to tower takedown sa top. Pero nabawi din agad ng Brennex Euphoria. Oh, nakalamang sila kaagad eh. Ang bilis ng mga pangyayari. Pero ngayon sa may bad button! Ayun, mukhang gusto pa nga ata nila i-extend yung lead. Steve will go down. Vinogo heads combination. Nag-swap na pala sila ng lanes. At mukhang it did wonders for them dahil nakakuha na sila ng dalawa at mukhang si Shizu pa ay makakapabagsak ng turret sa taas. Alam mo, if I'm not mistaken, nag-MVP na rin tong si heads with this Arlott. Same as Dominic. Kasi si Dom din nag-MVP na ng Arlott eh. Oo. Ayun. Ito na naman. Pero wait lang ah. Uy, sumisid doon kay Rindo. Pero medyo makuna dito. Ginamit na rin I'm offended. Pero clutch times journey coming in from Steve. At napaikot pa nga ng Blacklist Academy bringing down Yoshinu. Initiator for Brennex Euphoria is now gone. Blacklist finally may sagot in the 6-minute mark. Nakikita natin na Brennex Euphoria lumobo na yung kalamangan nila. At ngayon, naghahanap sila ng paraan para i-dominate na ng tuluyan eh. Oo, gusto na nila i-extend kaagad eh. Kasi tatandaan natin, alam natin na yung heavy hitter lang ng Brennex Euphoria is si Shizu with that carry. Uh-huh. And if ma-activate ito, itong Blacklist Academy na proper precise targeting on that carry, on that gold laner eh, mahihirapan na sumagot ang Brennex Euphoria. Low HP doon sa turtle. Pero still, Vinogo makakakuha. Pero speaking of kuha, Yoshinu, I'm offended play. Dalawa ang kanyang makukuha. Blacklist ngayon, patakbo. But Brennex Euphoria went for that final slash. Pero si Rindo naman, napakatapang, napakayabang. Going for the front line. At parang yung Bren na naman ang patras ngayon. At tignan mo, Yoshinu bababalik doon with the reverse time. Aeon has that I am offended play at mukhang si Yoshinu na naman ang tutumba pero hindi pa sila tapos dahil gusto nila kunin si Edz pero si Edz makakaisa rin naman at 2-4-1 trade Blacklist Academy ang nanalo sa clash na yon. Alam ba, gusto ko lang sabihin, gusto ko lang i-point out na sobrang talino nung ginawa ng Blacklist doon. Fake back na kunwari tumatakbo sila pero sabi ni Rindo tara palag and they utilized yung times journey offensively. Ginamit nila para hindi sila mapigilan humabol sa Brennex Euphoria. Grabe yun eh, no? Parang out of nowhere nandun yung kuya mo. Kung studyante ka tapos may nambuli sa'yo na upper batch, parang dumating yung kuya, si Kuya Rindo eh. Sige, doon tayo sa kanto. Oo, doon tayo sa kanto eh. Pero tignan mo, ang tuloy-tuloy ang mga outplays na ginagawa ng Brennex Euphoria. Just like that, Ryujin once again, another pick off 3-0-0 na.
Yung mid laner ng Brenex Euphoria, delikado to. Delikado talaga sa Serena. Sabi nga nila, kapag nahulog ka sa dagat, may hihila sa'yo. May hila kaya dito ang Brenex Euphoria. Conceal play doon. Gagamitin lang naman to zone out remaining members of Black. Pero tinubo si Aeon. Meron din namang panghila. Pero kumounter din naman si Yoshino. Nagkakagulo na reverse time. Para kumalma daw muna tayo. Okay. Reverse time muna sabi ni Steve. Time first. Ay. Nako. Mga kaibigan, Blacklist Academy and Brenex Euphoria. Alam mo, yung gold lead ng Brenex Euphoria, halos hindi mo mapapansin eh. Hindi mo talaga mapapansin. Kasi yung sabayang bigkas nila ng Blacklist Academy. Ryujin na naman! Dinala yung itlog sa dagat at natumba. Brenex Euphoria has better control on this Lord. Matatandaan natin, tatlo ang turtle na nakuha ni Venogo. Makakaisa ba ang Blacklist Academy ngayon? Ginamit na ni Yoshinu yung I am offended. Black hindi pa rin magpapatinag dahil dyan din naman magre-response si Steve. Kaya 5 members handang sumabak laban sa Brenex Euphoria. Half HP na para sa Lord. Pero tignan mo yung final slash, pero reverse time din naman ginamit ni Steve. At makakaisa pa doon si Rindo. Wala pa rin nakakakuha ng Lord, pero Black gusto hero ang Kun and Venogo na wala na rin sa eksena. Makakaisa doon ang Serena, pero Blacklist Academy ang makakakuha ng Lord. Brenex Euphoria, sagot buhay nyo. Tatlo mawawala sa Blacklist. 3-2 trade lamang doon yung Brenex Euphoria, pero doon sa clash na yon kasama yung pag-take ng Lord, Blacklist Academy seem to get the advantage right now. 10 minutes on to the clock. Pantayan sa labanan, sukatan ng kanya-kanyang kakayahan, pero yung fact na yung Lord napunta sa kamay ng mga students, kailangan pang depensahan ng Brenex Euphoria bago sila makatulak. Maganda yung pag-target ng Black doon to go for Venogo instead to secure that objective, pero wag nating babaliwalain yung ginagawa ngayon ni Ryujin. 6-0-1. Ang sinabi natin na pwedeng problema kanina ng Brenex Euphoria was the damage output na baka carry lang ang maglagay, pero pinapakita ngayon ni Ryujin na siya din naman ay pwedeng asahan na manglunod at pumatay ng kabilang kupunan. Kumakanta kasi si Ryujin eh. Ano? Don't you forget about me. Yun lang yung gusto niyang sabihin sa atin, na kung damage lang ang usapin, andito ako eh. Nandito ako eh. Precise positioning. Sobrang patient na pinapakita ni Ryujin ngayon. 6-0-1. Yoshino! Oh! Ang ganda ng play, pero sakto na naman na ang time's journey ni Steve. 2 resources expended for Yoshino. Samantalang Steve naman, ult lang ang mawawala. Pero this gives Brenex Euphoria a chance to counter-initiate kasi walang maisasagot ang Blacklist. Sa dami ng crowd control, pwede na lang ulit-ulitin yun! Katulad yan, final slash kay Ayn. Pero Ayn, makakawala naman. Rindo din. Anti-CC, wala pa rin napapatumba. Clashes hindi natutuloy dahil ang galing na parang chess match. Oo, no? Pwede sila actually mag-overcommit, pero hindi kasi napuputol ng bawat kuponan. Nabanggit mo yan na pwede silang mag-overcommit, pero yung disiplina nitong dalawang kuponan na hindi normal yung mga team fights na nakikita natin kasi sobrang extended eh. Sobrang mas mahaba siya sa normal na team fight na pwede nating makita. Uy, teka lang dito ha. Si Dominic pumatong, pero good heads up play for heads Yoshino to flicker out. Yoshino na naman! Ang mapapatumba. Go signal Shizu, for Black. Shizu. Ah, first team si Shizu! Napakabilis na ng mga speedy light wheels in 30 seconds. Meron na namang neutral objective na paglalabanan ang dalawang kuponan. Ngayon, dumidepensa. Ang Brenex Euphoria, 5 oh, para sakto sa Blacklist! Ayun, ang ganda ng pag-terrified. Sakto kay Venogo, no jungler for Brenex Euphoria. Pero wag natin kakalimutan, don't forget about me. Ryujin, maganda ang pwesto dito. Pwedeng makaisa, pwedeng kunin si Rindo, Aeon, Owl, or si Steam. Pero mapapansin ata siya ng Blacklist Academy. Mapapasisid pala yun. Ginamit rin ng Time's Journey. Wants to go for Steam, pero teka lang, 5. 5 estudyante ang iyong nakasabay. Kaya wala kang maaasahan doon. And now Blacklist Academy has better control on the second Lord, and looks like they're gonna secure. Oh! Pero what happened? Yoshino still gets that Lord away from the students. Wait, at flicker in pa. Don't run, Wolf King. Owl pa rin ang makakapatumba, pero that
was a heads-up play from Yoshinu ng Brenex Euphoria. Na-steal niya yung Lord after that. Sakto pa yung pagkakapop ng Wind of Nature galing kay Zisu na hindi siya na-burst down nung Bennett Snakes na bigay ni Owl. Kaya naman ngayon, biglang magmamarcha para sa side ng Brenex Euphoria yung Lord na sinimulan ng mga estudyante ng akademya. Sabi ni Ryujin, don't forget about me. Sabi din naman ni Yoshinu, what about me? Don't forget about me. He was up against 5 members of Black with the Retribution holder. Pero, I'm offended play lang na kuha ko ang Lord na inaasam ng mga estudyante. Pero Blacklist Academy again, not backing down. Binurse nila ng mabilis yung Lord. Medyo mapapansin natin na kung mabilis ang attack speed ni Shizu, medyo masakit na rin si Owl. So kung babalikan natin yung point natin na halos pantay itong teams na to, kitang-kita mo, dito natin makikita kung gaano ba sila kasimilar. Dahil walang nagpapatalo despite the lot of objectives taken down by one side. E tignan mo, Black, nakakalabas pa rin sa base nila. Ayun na nga eh, pantay na naman eh. Diba kanina lang, napupwersa na sila na hindi pumalag. Even Brenex Euphoria sila yung napupwersa na wag nang pumalag. Pero somehow, yung mga players nila ginagawa yung mga extra pass sa kailangan nilang gawin. Tama ka dyan. Blacklist Academy, a lot of pressure sa kanila to dahil this will determine if makakapasok nga ba sila sa playoffs considering na yung Group A, the death bracket, dikit-dikit yung second to fourth place. Kaya bawat panalo, kinakailangan ng mga estudyante yun. And for Brenex Euphoria naman, medyo safe na sila sa position kasi nila sa standing sa Group B. Pero gusto nilang patunayan na malakas kami. Oo, sa bagay, similar yung standings nila. Gusto nila ng extra motivation, extra momentum to show na mas malakas din naman kami kasi Bren lang malakas. Ngayon may Lord Dance na naman na inaabangan in less than 40 seconds. Pwestuhan, nagkakaroon na ng bruskuhan, pero nagkakitaan na rin naman. Ngayon may mga Sand Stars. Sand Stars. May Sand Stars na naman doon si Steve na nakakasakit. 5-man rotation dito. Alam ni Ryujin, providing vision for Brenex Euphoria. And 20 seconds, 17 seconds rather, magkakaroon na naman ng ikatlong Lord. Nakuha ito previously ng Brenex Euphoria. Unang Lord nakuha ng Black. Pero wala pa rin inhibitor turrets na tumutumba sa kahit anong team. We are in a state of equilibrium dito sa dalawang kupunan. Kailangan lang na merong sobrang super play to break through from that balanced state. Ryujin, nandun siya sa bush na yun. Si Steve, ang gusto niya. Steve, mapapaforce out doon ng Times Journey. Pero teka lang, Bunish. Blacklist naman ata ang magpaparusa sa Serena. Reinforcements from Brenex Euphoria parating ngayon. Lima pa rin ang nandito sa Black. Papunta na rin si Mr. Consistent Dominic. Gusto nila kunin yung Lord na ito. Pero biniburst ni Shizu yung Lord. Sino kaya ako na makakuha? Tignan mo ito si Yoshino. I am offended. Play lahat ng Blacklist. Lahat ng estudyante. Nakuha dito pati Lord. Kayo. Nakuha pa ng Bren X Euphoria! Kinuha nila yung thought na okay, hindi to makakaretry kung hindi niya abot yung Lord. Yun yung sinabi ni Yoshino, kaya naman Vinogo and Shizu, focus lang sila. Wala na silang iisipin kasi iniisip na ni Yoshino ahead of time. 2 times, dalawang Lord crucial ang ginawa ni Yoshino. Una, nanakaw niya laban sa 5. Ngayon, yung 5, nilayo niya sa Lord na nakuha naman ng Brenex Euphoria despite the heads-up play na ginawa ng Black to burst down Ryujin. It is all possible because the pop-up na yung Time's Journey, kaya, Steve. Kaya wala silang nasagot doon. Dahil doon sa ginawa ni Ryujin kanina, right from the start. So yung death niya, may meaning pala, may rason. Ba't niya ginawa yun was to bait out yung defense skill nila, which is that Time's Journey. Inhibitor turret sa taas na wala na. Meron pang Lord, pero mababurst down din naman to ni Owl. Oh. One objective down for Brenex Euphoria. Pero eto na naman yung clear wave potential na pinapakita ng Black. Halos yun lang, isang tori lang yung natanggal. Ang ganda rin ng defense eh. Imagine this is Owl. This is a Beatrix. Ang dami niyang kits na pwedeng gamitin para makapag-clear ng wave. Nandiyan yung Nibiru's Passion, nandiyan yung Bennett Sage, and even the Renner's Apathy, kapag linear pa, or nagmamarcha pa lang yung mga minions, pwede niyang ipop yun para mabawasan na lahat eh. Parang at a time kasi, no, dalawa yung ulti niya.
Kaya andali. Apat pa nga yan. Pwedeng kung apat pa nga. Kung masipag ka. Oy. Kung kaya mo maging patient, pwede yan maging apat at a time. And we all know all. Patient din yan. Patient yan. Kasi sa gabi lang yan nagpaparamdam. At parang aabot na nga tayo sa gabi dahil late game na oras na ng mga gold laners. Magpasiklan. Yoshino conceal play. Sino ang kanyang unang makukuha doon? Meron atang napa-flicker out. I'm not sure kung sino iyon. Pero Rindo still fronting for the students. Blacklist Academy, pero medyo masakit na dito. Si Shizu, masakit na rin ang pinapakita ni Owl. Half HP for Vinogo. 40 seconds in ang Lord. Meron makukuha ang hatak dito kay Rindo. Wala ng resource for initiation. Ang Brenex Euphoria, out parehong team. 40 seconds pa naman yung Lord. Kalmado, alam nila na di sila pwedeng basta-basta mag-commit knowing na may Lord na paparating. Usually yung mga ultimate, yung mga cooldown ng ultimates nitong dalawang upunan na to, under 30 seconds naman. Pero yung pre, yung bago mag-respawn, yun yung pinakamahalagang point in time right now. Kasi, tinan mo, Brain X Euphoria, position lamang sila. And nag-aabang na lang sila ng papasok from the side of Blacklist Academy. Huwag tayo maingay, may nagtatago Rindo. Check na nga ng Bush. Gusto ko lang balikan point mo, no? Gusto nila mag-pick off or gusto din nila i-bait out yung Time's Journey ni Steve. Katulad nung ginawa nila sa previous Lord. Oo nga eh. Parang yun yung pinaka-plano ni Ryujin. Ryujin, yun ang gagawin mo. Yun lang ang pinaka-mission mo to pop that Time's Journey out. Pero Rindo, doing a great job checking those bushes, pero binaburst down yung Lord. Binaburst down na naman ng Brenex Euphoria, pero may pagsagot ang Blacklist Academy dito. Gagamitin din naman ng conceal. Oh, and now it's gonna be a 5-on-5 Mexican standoff. Time's Journey, ginamit na rin. Brenex Euphoria, mapapaliwi ng onte, pero hindi pa rin nare-reset ang Lord. Low HP na. I-re-reset kaya? Ay, At eto na ang patience. Walang Time's Journey. Na pinapakita ng dalawang kuponan na ito. Tatandaan natin, mga world champ organization to. Nako. M2, M3 world champs to. Kaya kung merong veterano dito, itong organizations yun. Nako ha, walang Time's Journey. Pwede itong ipalag ng side ng Brenex Euphoria. Agad-agad na i-burst down na yung Lord at yun yata yung plano nila. Gusto nga nila i-burst down kaagad. Pero tingnan mo si Ryujin, may ibang plano. Pati si Shizu, Rindo kaagad. The pop yung immortality. Sinamahan pa ng final slash. And now Aeon mapapagamit to ng Winter Truncheon. Si Steve pa lang ang tutumba. Pero sinama na si Owl. Pati si Rindo ay tutumba na rin. Si Dominic na lang ang natitira para sa students. Four men down para sa Blacklist Academy. Hindi na nila gugustuhin yung Lord. Gusto nila tapusin yung laban at may TP pang kasama. Brenex Euphoria! Brenex Euphoria na ang tatapos sa Blacklist Academy. At ngayon, pinapakita lang nila sa dalawang grupo na Bren lang malakas! Tatapusin na nila. The TPs are coming in. At eto na ang sagot. Rinig na ang sigaw! Brenex Euphoria defying odds. Pinapakita nila na kahit secured na ang kanilang spot sa Group B, bawat serye ay tratratuhin pa rin nilang importanteng laro. A game at a time. A series at a time. Brenex Euphoria manage to break through that equilibrium na kanina pa natin pinopoint out. Wala akong masabi doon, pero pwedeng pang final series na din kasi yon. Sobra! Ibang klase, ang daming surprise plays. Props to both teams. You displayed such good MLBB. That was, kahit sabihin natin, hindi pa tayo na sa MPL, but that was professional Mobile Legends gameplay. That was beyond professional. Grabe yun. Sobrang ganda nung laban. Sobrang ganda, bawat tagpo. Imagine, Brenex Euphoria, the real plan, the initial plan, burst down the Lord, walang Time's Journey. But Ryujin, may iba akong plano. Di siya nakinig sa Bren, sabi niya, may trabaho yung binigay, gusto ko palamangan, papatay ulit ako. Di ba nga sabi niya, don't you forget about me. At talagang pinaramdam niya na huwag niyong kalimutan na kaya kong mag-burst down para ipaliwanag ang nangyari doon sa ganun kagandang laban. Brigida, kunin mo na muna ang camera. Mapapakantay ata tayong lahat doon sa nasaksihan nating ganda ng laban.
Wala talagang kalimutan. Yan ang sigaw ng Brand X Euphoria dahil naipakita nila dito sa ating laban kung papaano nila nagawang panindigan yung mga adjustments na naging super evident throughout the entire series. And as our casters have mentioned, talagang ang bawat serye ay importante pa rin para sa kanila. Looking at the post-game stats and actually going back to our entire drafting phase, na-mention na repeatedly throughout the entire series yung thought na medyo kinakailangan or medyo mas nakikita nating komportable ang Blacklist Academy sa kung meron silang napaka-aggressive na lineup, and to some extent, yun naman pa rin ang pinanindigan nila by picking up the heroes na meron sila. However, meron na naman silang binagong iisang bahagi o parte ng kanilang composition, which was again, this time around, we will still go for the dependence, pero kahaluan naman din natin ng kaunti pang assistance na namumula nga doon sa Diggy na ginamit dito ni Steve. And in some points of the game, napakaganda palagi talaga nung kanyang pagkakakast ng Dimes Journey, pero hindi yon sumapat overall to actually defend or actually be able to fight against yung threat ng Brand X Euphoria come the late game kung saan talagang napakahirap na nilang kalabanin in a 5-on-5 situation. Rindo was able to pull off once again yung kanyang naging jungler as the guardian dito, pero as we can see here in our screens, hindi mawawala yung naging pahirap ng dalawang side laners ng Brand X Euphoria individually getting the upper hand in terms of their laning matchups and actually proving to be quite the challenge dahil sila mismo meron silang sariling mga plays na nagawa and mga surprising engages na sinalihan despite us expecting them to be in a particular point or a particular position during any or all the team fights that we've witnessed earlier. At ngayon naman, ang MVP of that game, napakiramdam ko ang nagpauso nung pakanta na ginawa nila Joshi kanina ay walang iba kung hindi yung sumisisid na si Rena, talagang si Ryujin on this kadita yung pinaka naging problema or isa sa mga pinaka nag-dictate talaga ng kung bakit may hesitation na nakita o nanggaling sa side ng Blacklist Academy kanina. Palagi at palagi niyang nagagawang pumuesto sa lugar na hindi siya mahanap basta-basta, regardless of once again the presence of a Diggy sa kamay ni Steve, which would supposedly provide the vision or actually be able to check his location. At minsan pa nga, siya talaga ay napapag-isa at umiikot sa likod ng buong laban para lang masiguro na meron at meron siyang magugulat sa kalaban nila. And throughout the entire series, nakikita natin na Brand X Euphoria, early game pa lang, kinakapitalize talaga nila yung lack of crowd control ng Blacklist Academy. They tried to overwhelm them and there were multiple attempts to actually engage the side of Blacklist Academy considering na meron din silang mas may execute in terms of the early game in their lineup. However, dumating ang punto na Blacklist Academy, meron silang mga napakagandang counter engages na nagawa and nagawa talaga nila na patagalin yung laro at paubutin sa punto na nagawa ng maging sobrang dikit ng laban at kumbaga maging hindi na masyadong kapansin-pansin yung namamagitan na agwat sa pagitan ng dalawang kupanan in terms of gold and in terms of the other aspects in a relatively low scoring game once again na na-witness natin sa pagitan ng dalawang teams na ito. However, as we mentioned kanina, ang side laners natin, sina Shizu, etong sina Ryujin, etong sina Heads rather, meron silang mga ginagawang plays paminsan na minsan si Shizu pa nga ang nakikita nating nang gugulat sa bandang likuran at talagang nahihirapan ang Blacklist Academy na talagang magawa ang formation na gusto nila considering that their lineup is most efficient kapag talagang magkakasama sila. Pero unlike how you would typically position yourselves na nasa likod yung damage dealer, hindi yon yung kadalasan nating na-witness para sa side ng Brand Euphoria. There was Ryujin na laging nanggugulat and there was Shizu na hindi mo ma-predict kung saan talaga siya pumipuesto basta-basta. And all this, yung unpredictability na pinakita talaga dito ng side ng Brand X Euphoria was a crucial factor as to why they were able to win this game and eventually the entire series. One last thing na talagang nakita natin sa kanila was their wave management na hindi hinayaan ang Blacklist Academy na makasama or maka-respo lahat pagdating doon sa last crucial Lord fight na nakita natin. Kaya naman, hindi na nakahalaban or nakakontest basta-basta ang Blacklist Academy and we saw how they were able to eventually claim this series. Alam naman natin na napakaraming nangyari ngayong araw, kaya naman ibalik na muna ulit natin kina Joshi at kina Inga.